pending po siya sa Supreme Court. In the original case with the Court of Appeals, panalo po yung Makati. Diba that was the time na dapat i-take over na po namin yung BGC. BGC. Then, they filed a motion for reconsideration. They filed a motion to dismiss, which was granted by the Court of Appeals. So we filed a petition in the Supreme Court to questioning the motion to dismiss. Mm-hmm. Para, kasi if you look at it, na-dismiss yung kaso on a technicality. But based on the merits of the case, sinasabi po ng Court of Appeals, oo, Makati sa'yo yan. Pero because of a technicality, dinismiss po ng Court of Appeals. So we are now in the Supreme Court and asking the Supreme Court na huwag nyo naman i-dismiss based on a technicality. Because you have to remember that we are not just talking about BGC. We are talking about other areas outside BGC that Taguig is claiming. Kasi po, tatandaan ninyo, yung unang kampo, Fort Bonifacio, even before BCDA came in, yun pong buong kampo ng Fort Bonifacio, kasama yung mga embo dyan. Sembo, Pembo, Comembo, West Rembo, lahat ho yan. So yung BGC is only occupying a small portion of the embo. Kaya nga ang sinasabi ko, maawa naman kayo dun sa mga residente. We're not talking about BGC. We're talking about BGC and the residents in the periphery of BGC that will be affected by this ruling. Kasi masyado po yung focus natin sa BGC. When we are not just talking about, hindi lang po BGC pinag-aawayan dito. May mga areas po na apektado lampas ng BGC. So it is now pending with the Supreme Court. If you look at BGC, ganito siya, bakit ito ang Taguig, kikited, ito BGC. Pero lahat nung nasa gilid, Makati 'yon. Kaya para siyang tawag doon, butete. Yung, di ba, yung ganon, pagkatapos pabilog. Ganon ng itsura ng, if you look it in the map, ganon ng itsura, parang yung Taguig malayo pa. Taguig only connects to BGC through, ano nga yun, yung Campo, SPD, yung ano, Apobay, tsaka yung ano, yung SPD. Yun ang nakakonect. The rest of the periphery is all Makati. It is like it was carved out. BGC was carved out to suit the needs of Taguig. Samantalang dati, hindi naman pinag-aawa. Nung alam mo nyo yung ang pinakamasakit dyan, nung hindi pa yan BGC, wala ho yan kalye, wala yan kuryente, para siyang yung talahib. Yes. It was Makati. Nung nagkaroon na ng development, nangyari, baka naging Taguig na. It was when BCDA came in that it was then converted to Taguig.